Noong unang panahon sa isang kagubatan, mayroong isang komunidad ng mga hayop. Lahat sila ay masayang magkakasama at mapayapang magkakasama. Sa normal na gawain, nagkakaroon sila ng mga kaganapan, laro para maaliw at magsaya. Sa mga hayop na ito ay isang napakagandang pabo real. Puno ng kulay ang balahibo nito, mayroong asul, dilaw at mga bilog na berde. Napakatalentado rin itong pabo real na ito at ang kanyang talento ay ang pagsayaw. Siya ay ang pinakamagaling na mananayaw at ang pinakakilala sa lahat ng hayop. Marami na siyang naakit dahil sa kanyang mga galaw. Ang tanging katangian lang niya na nakakadismaya ay ang kanyang pagmamataas. Dahil kumikita siya ng pera sa pagsasayaw, madalas niya itong pinagmamayabang habang ang ibang hayop ay napupuno ng kalungkutan. Bagamat siya ay mapagmataas, wala naman siyang kaibigan. Maraming hayop ang nagbabayad para makita siyang sumayaw, ngunit walang gustong maging kaibigan ito. Isang araw, isang bagong hayop ang sumali sa kanilang komunidad na nanggaling pa sa malayong lugar. Ito ang kreyn na may mahabang binti, kayumangging balahibo at hindi kaakit-akit ang kanyang itsura, ngunit siya ay palakaibigan at masayahin. Natuwa ang iba pang mga hayop sa kanyang mga kwento ng kanyang paglalakbay. Oras ang mga nakalipas at nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan tulad nila unggoy, hippo, giraffe at iba pa. Isang araw, nagkaroon ng isang tanghalan sa loob ng kagubatan at ang lahat ng hayop ay sumali at nagsaya. Naghahanda na ang pabo real sa tabi ng lawa. Humanga siya sa sarili niyang refleksyon sa tubig at pinakita ang kanyang balahibo bago pa man ito magtanghal. Ako ang pinakamagandang hayop sa lahat. Tingnan mo ang aking kagwapuhan. Dumating ang kreyn para uminom ng tubig sa may lawa. Nginitian niya ang pabo real at nagsimulang uminom ng tubig. Uy, baguhan ka dito, di ba? Dinabati kita sa pagsali. Nakita ko naging komportable ka na sa ating komunidad. Bakit ka ba napunta dito? Naghahanap ako ng bagong simoy ng hangin at mababait na hayop na makakasama. Masaya ako dito. Huwag kang masyadong magsaya. Hindi ganoong kadali maging parte sa aming komunidad. Kailangan mong panalunin ang mga puso ng mga hayop dito. Wala akong nararamdamang ganoong sayo. Hindi siguro importante yon. Nandirito lang naman ako para magsaya. Hindi importante sa iyo yon. Tingnan mo nga ang mga balahibo mo. Tingnan mo yung napakahaba mong binte. Pangit! 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 Meron ka bang talento? Baka wala naman. At ibinuka ng pabo real ang kanyang mga balahibo. Napakaganda at napakaraming kulay ng kanyang balahibo sa ilalim ng sikat ng araw. Refleksyon ng balahibo ay nakikita sa lawa at nakakaakit itong tignan. Ngunit, hindi nagkaroon ng interes ang kreyn. Hindi naman sa tingin ko na ginagawa lang naman ito nila dahil gusto nilang magsaya. Hindi importante sa akin yung mga bagay iyan. Ang mahalaga may kaibigan ako at masayang nabubuhay. Ang pakikipagkaibigan na hindi ka tutulungan. Kailangan mo ng pera at kagandahan para magkaroon ng masayang buhay. Tignan mo ang aking mga balahibo. Napaka-espesyal nito at napakaganda. Mas maganda kaysa sa'yo. Napakaganda ko rin sumayaw at marami akong kayamanan. Araw-araw akong pinupuri dahil sa aking pagsayaw. Kung ganon, sana manalo ka. Napansin ng kreyn ang pagmamataas ng pabo real, ngunit wala itong sinabi masyado at pumunta sa kalagitnaan ng kagubatan kung saan naroon lahat nagtitipon. Nagsimula na ang tanghalan at lahat ng hayop ay nagpapakitang gilas ng kanilang talento, apisyon at kasanayan. Merong pagbubuga ng apoy ng unggohe, paghuhula hoop ng giraffe, pinapatalo ng bola ng hippopotamus at marami pang iba. Sa wakas, dumating na ang oras ng pabo real. Nang nakaakyat na siya sa entablado, nagsimulang tumugtog ang musika. Binuka niya ang kanyang mga balahibo at sumayaw.
Pinagmayabang niya ang kanyang balahibo at ibinagayway na parang kulay bahaghari. Natuwa ang mga hayop at nagbato ng mga bulaklak at mas lalo pa siyang naging kaakit-akit tignan. Natapos na ang pabo real sa kanyang ginawa at susunod na ang kreyn. Umakyat sa entablado ang kreyn at ngumiti. Maraming hayop na hindi alam ang kanyang gagawin kaya sila ay nanahimik habang iniintay nilang may gawin siya. Magsasalita na dapat ang kreyn nang biglang may napakalakas na tunog sa distansya. Dumating ang tunog muli at ngayon mas malakas na ito ngayon. Nakakita ng itim na ulap ang mga hayop na papunta sa kanila. Biglang mayroong malakas na ulan ang bumagsak sa lupa at nagsimulang sumigaw sila para iligtas ang kanilang sarili. Kalat silang tumakbo at walang paraan para maligtas ang kanilang mga sarili. Tumakbo ang kreyn papunta sa kanyang kaibigan habang tinutulungan ng mga maliliit na hayop. Takbo mga kaibigan! Tulungan ninyo ang sarili ninyo! Kailangan nating tumakbo sa ibang lugar! May darating na baha dito at hindi na tayo makakatira dito! Takbo! Talon! Lipad! Gawin ninyo lahat para makatakas! Kailangan nating tulungan kung sino man para sila rin ay makatakas na mabilis. Wala tayong masyadong oras. Ipahawak mo sila sa mahaba kong binti at yung iba pwedeng sumabit sa aking leeg. Tara na mga kaibigan, tara na! Mas lalong lumakas ang ulan at tunog ng kulog. At ilaw ng kidlat ay mas tumindi pa. At habang tinutulungan ng kreyn ang kanyang mga kaibigan, ang ibang hayop na makatakas, nagtatago ang pabo real sa ilalim ng bato at sumisigaw. Tulungan ninyo ako! Kunin niyo ako dito at liparin papalayo sa lugar na ito! Maganda ako kaya dapat ako mabuhay at maligtas! Inuntahan lahat ng pabo real ang iba't ibang mga hayop para humingi ng tulong. Ngunit walang tumulong sa kanya at hindi rin pinapansin ito. Ito! Marami akong pera! Kunin ninyo at tulungan niyo ako! Mga mangmang na hayop! Lahat makakamit mo kapag may pera ka! Walang pumansin sa pabo real at dahan-dahan, lahat ng ibang hayop ay nakatakas na sa kagubatan. Ang kreyn na lang ang natitira at paalis na ito nang may nakasabit sa kanyang binti na maliit na kuneho na nakita niya ang pabo real na nakatayo mag-isa. Uy pabo real, mukhang wala ka at ang kaibigan para kargahin ka ha. Siguro dahil hindi ka nagsubok para makipagkaibigan, dapat hindi ka naging masyadong mapagmataas. Kahit na gaano karami man ang pera mo, hindi ito ililigtas ang buhay mo. Pero siguro, mas may pakika pa sa sarili mo. Huwag mo akong iwan dito na mag-isa. Dalhin mo ako kasama mo. Iwan mo na yung maliit na kuneho na yan dito. Mukhang hindi ka matututo kahit anong mangyari. Paalam. Lumipad papataas ang kreyn papunta sa kaligtasan. Lumipad ito ng mataas habang ang tubig ay umaakyat palalo. Sumisigaw ang pabo real habang ang alon ay bumagsak papunta sa kanya. At nakatakas ng ligtas ang kreyn. Moral: ang pagmamataas ay hindi kay liligtas.